As expected, gulat na gulat si Alexa nang makita siya. Hindi lang gulat, mukhang galit pa rin ito sa kanya. Anong ginagawa mo dito? At paano mo nalaman kung nasaan ako? I have my ways, Alexa. Isn't it obvious na sinundan kita? Kumusta na ba maganda kong asawa? At bakit? Sa lahat ng tao na dadalaw sa akin, you're the last person na hindi ko ina-expect. Umalis ka na, hindi ka welcome dito. Ang sungit mo naman. I came all the way from the Philippines. Tapos ganyan kakakold? Wala mo lang bang welcome kiss para sa asawa mo? Pangasar niya sa asawa. Naalala niya ang bili ni Vincent sa kanya bago siya pumunta ng Korea. Na magkaroon ng sense of humor dahil madali lang patawanin si Alexa. Asarin niya ng konti at pag napikon, bigla niyang amuhin. Hindi naman daw ito nagtatanim ng galit. Continue to reach out and don't give up. Para mas maramdaman nito na seryoso siya sa paghingi ng tawad. Ang kapal din ang mukha mo, no? Wala na akong pakialam sa'yo. Bumalik ka doon sa babae mo at magsama kayong dalawa. You see, I came here to explain everything. Pinabayaan na kita ng dalawang buwan. This time, pwede bang ako naman ang pakinggan mo? Wala kaming relasyon ni Trisha. Siya tong habol ng habol sa akin, but I swear. Hindi ko na siya pinapansin ngayon. And so, feeling mo interesado pa ako sa'yo at sa babaeng yun? I don't care, Lucas. Hindi na maibabalik ng mga paliwanag mo ang buhay ng anak ko. Kaya pwede ba umalis ka na? Dahil sinasayang mo lang ang oras ko. Natahimik siyang bigla. Hindi pa rin ito nakaka-move on sa pagkawala ng anak nila. Nang biglang bumuhos ang napakalakas sa ulan, medyo may halong yelo ang mga patak nito. Okay, fine. Alis ako. Pero pwede ba dito ako matulog kahit ngayong gabi lang? Ang lakas ng ulan sa labas at wala akong mapupuntahan agad. Come on, Lucas. Mayaman ka, diba? Kaya mo nga bumili ng bahay at hotel dito sa Korea kung gugustuhin mo. Lumabas ka na. Hinihila siya nito palabas pero hindi siya nagpatinag. Masyado siyang malakas para magpahila sa asawa. At wala siyang balak umalis. Gusto mo matulog dito? Sige, pwes ako na lang ang aalis. Lalakad na si Alexa ng palabas nang bigla niya itong hinila. Dahilan para mapasandal ito papunta sa katawan niya. Hindi niya pinalampas ang pagkakataon na yakapin ang asawa. Sa una nagpupumiglas ito at pinagpapapalo siya para makaalpa sa mga bisig niya. Pero nang tumagal, nang hina ito at bigla na lang umiyak. Naisip niya na malaki ang hinanakit nito sa kanya. Malalim ang nilikha niyang sakit dito na hindi basta mawawala ng simpleng sorry at pagpapakit niya. Binitiwan niya ang asawa. Alex, I'm sorry. I'm really sorry kung nasaktan kita. But please, give me another chance para may tama lahat ng pagkakamali ko. Ayoko maghiwalay tayo. May pagmamakaawa sa boses niya. Kung ganun, nakarating na pala sa'yo ang annulment notice. Final na yun, Lucas. Hindi mo na mababagong desisyon ko. Nagkulay papil si Lucas sa sinabi nito. Tumigil ito sa pag-iyak. Nagpunas ito ng luha at saka muli nagsalita. Do you really want to talk about it? Sige. Mabuti na rin na once and for all may closure tayo. After all, magkakaibigan ang mga pamilya natin. Magkikita at magkikita pa rin tayo. Tama si kuya, maliit lang ang mundo natin. Hindi kita matatakasan. Go ahead, sit down. Sa wakas, mag-uusap na sila. Pero kinakabahan si Lucas sa mga ikinikilos ng asawa. Ibang Alexa ang kaharap niya ngayon. Umupo siya at umaasa na sana ay maging maayos ang lahat. Alexa, isipin mo yung wish ni Lolo. Yung both side natin. Yung mga tao. Hindi tayo pwedeng maghiwalay. Marami tayong masasaktan. Maraming malulungkot para sa ating dalawa. Wala na si Lolo Ismael. At kung maiisipin mo yung mga pamilya natin, ako nang bahala dun. Matagal nang sira ang relasyon natin. Umpisa pa lang, alam na natin pareho yun. Umupo rin ito, humarap sa kanya. Walang mababakas na emosyon sa magandang mukha ni Alexa. This may be too late. I'm sorry, Lucas. Sinira ako ang pagkabinata mo. Sabi mo nga, ninakawan kita ng kalayaan. I'm too selfish na pinilit kita na ipakasal sa akin. Tapusin na natin to. And this annulment, I want you to be free. I want us to be out of this marriage. No, Alexa, please. Listen to me. Ikaw makinig. Let's stop this, Lucas. Hindi mo ba naiintindihan? Ayoko na.
If you're really sorry, pirmahan mo na lang yung papers. Huwag na natin patagalin to. Pareho lang tayo mahihirapan. Is that what you really want, Alexa? Oo, Lucas. Gusto ko na makipaghiwalay sa'yo. I'm welcome na mapapatawad rin kita. Pero hindi ko nagugustuhin na makisama pa sa'yo. Ang kasal natin, yun ang pinakamalaking pagkakamaling nagawa ko sa buhay ko. Ito rin naman ang gusto mo, diba? Ako ang nagsimula nitong kasalan na to. Kaya hayaan mong ako nang tumapos. Nakikiusap ako sa'yo. Iwan mo na lang ako. Gusto ko lang mapag-isa. Walang emosyon ng sad ni Alexa. Alis ako ngayon, Alexa. But I'm sorry. Hindi ko ibibigay ang gusto mo. Walang magaganap na annulment sa ating dalawa. Gawin mo kung anong gusto mong gawin. Pero mananatili tayong mag-asawa. Matigas ang boses ni Lucas. Nakikipaglaban siya sa katigasan ng ulo ni Alexa. Ang labo mo naman kausap. Ano ba talaga gusto mo, Lucas? Ang tagal kong nagpakahibang sa'yo pero binaliwala mo ako. Ngayon binibigay ko na sa'yo ang gusto mo. Ikaw tong magkukulong sa relasyon nating dalawa? Ayaw mo bumirma? Sige lang. Sinong tinakot mo? Napakarami kong ebidensya laban sa'yo. Huwag mo ako piliting idemanda ka. Para lang mapawalang bisay ang kasal natin. Tapos na tayo, Lucas. Simula nang iuwi mo sa bahay ang babae mo. At huwag mo sanang kalimutan na kayo ang dahilan ng pagkawala ng anak ko. Hindi niya alam kung paano pa mabubura ang mapapait na alaala nito sa piling niya. Lumabas na siya dahil ayaw niyang patuloy na masaktan si Alexa. Pero isang bagay na buo sa isip niya. Hinding-hindi niya ito bibitawan. Liligawan niya ang asawa. Girl, are you sure kaya mo na siyang harapin? Tanong sa kanya ng kaibigan bago sila bumaba ng sasakyan. Oo naman, don't worry, Diego. I'm more than okay. I'm over him. Professional na lang ang relationship namin. Worried lang ako, imagine, this is your first day in the office. Tapos, assistant ka ni Lucas. Ang classic dun, boss mo siya sa office, habang inilalaban mo ang annulment case niyo sa labas bilang mag-asawa. When she came back in the Philippines after a short vacation, she decided to take over the share of her parents in Sandoval Group of Companies. Dahil wala pa siyang masyadong karanasan sa negosyo, she was assigned as assistant to the general manager, which unfortunately, her future ex-husband. Bakit? Hindi ba pwede yun? Labas ang personal naming buhay sa trabaho. From now on, no emotional attachment. Nasa kumpanya ko bilang may-ari at bilang assistant general manager. No more less. Ay nako, wish ko lang mag-behave kayo. Hindi ako matatahimik pag magkasama kayo, no? Feeling ko lagi may eksena. Akala niyo ba kayo lang na trauma sa kasal niyo? Kami rin, te. Diego, don't underestimate me, my friend. I may be a newbie. But you know it very well that I can deliver more than what is expected from me. Kaya wag na wag niya akong pa-personalin. Hindi ko siya uurungan. Sana nga, ang pangit naman kung kayo pa magiging dahilan ng mass resignation ng mga tao. Come on, Diego. You should be cheering on me. Relax. Just trust me, okay? Ano pa nga ba? Shall we? Pumasok na sila sa loob. Sa totoo lang, medyo may takot at kaba siya dahil first time niya ang magtatrabaho. Alam niyang kaya niya, but the anticipation na magkikita sila ni Lucas, sana ay mapanindigan niyang okay lang talaga siya. 2 weeks ago nang sinundan siya nito sa Korea. Lumipat siya ng hotel at nagtago ng husto. Sa lawak ng impluensya ng mga Sandoval, hindi pwedeng hindi siya mahanap. Hindi rin niya magawang mag-apply o makipag-partner sa ibang company. Knowing how rude is her husband, kayang-kaya nitong sirain at pabagsakin ang iba ng dahil sa kanya. Wag na lang, madadami pa siya ng ibang tao. She has no choice but to face him. Nilakasan niya ang loob niya habang lumalapit papunta sa elevator. Napakapit siya ng mahigpit sa kaibigan. Okay ka lang ha, eh halos magsugat ang braso ko sa pagkakahawak mo. Pangasar ni Diego sa kanya. Inirapan niya lang ito. Palinga-linga siya. She has to see her brother. Mapapanatag lang siya ng gusto kapag nasa paligid lang si Vincent. Dahil walang ibang nakakapagpasunod kay Lucas kundi ang kuya niya. Good morning, Sir Diego. Hi, Miss Alexa. Bati sa kanila ng mga nakakasalubong. Tipid lang ang ngiti niya sa mga ito hanggang tuluyang pumasok sila sa elevator papunta sa 10th floor. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan niya. This is it.
Good morning, everyone. May I have your attention, please? You've been informed that we have a new member in our team, and she's no less than Miss Alexa Sandoval. How about a round of applause to welcome her? Sandoval, pwede bang wag ko nang gamitin yun as my surname? Nagpalakpakan ng mga tao at isa-isang lumalapit at bumabati sa kanya. Hi, everyone. Kilala niyo naman siguro akong lahat. Don't treat me as a VIP. I'm one of the owners, but I guess I have so much to learn from this team. Thank you. Shall we? Dadalhin na kita sa room mo. Magkatabi lang kayo ng room ng general manager. Buminis ang tibok ng puso niya. Hindi niya pa nakikita si Lucas pero yung heartbeat niya singbilis sa mga tambol. Palakad na sila nang hinabol sila ng secretary. Sir Diego! Yes? Sira po ang aircon sa room ni Mama Alexa. What? Bago lang tong room, sira agad? Yes, sir. And may tumutuloy din tubig kahit walang ulan. Lani, hindi pwede to. Alam nyo ngayon darating si Alexa, bakit hindi nyo inayos? Sorry, sir. Nareport ko na po for repairs. Ako na nga mismo tumatawag pero hindi dumarating yung mga tinatawagan kong gagawa. Nagtataka nga po ako bakit ganun. So, paano yan? Anong gagawin natin? Ganun na lang yun. Problema pa ngayon ni Alexa kung saan siya pepesto. Mataas na ang boses si Diego. Nagtataray na ito sa sekretarya. Sabi ni Sir Lucas, dun daw muna si Miss Alexa sa opisina niya. Kasya pa naman sila dun. Ano? Hindi pwede yun! Nasa si Lucas! Diego, let me handle this situation. Awat niya sa kaibigan. Ibang klase rin talaga ang best friend niya. Kahit Becky ito, kaya siyang protektahan. Sige na Lani, bumalik ka na lang sa trabaho mo. Pupuntahan ko na lang si Lucas. Sinadya niya to, Alexa. Sabi ko naman kasi sa board sa marketing department ka na lang. Para ako ang mag-train sa'yo. Kaso pinull out ka ni Lucas sa akin at napapayad niya lahat na maging assistant ka niya. Ang dami niyo pa rin shippers talaga. I know. Don't worry. Kaya ko na to. Ano ka ba? May sarili kang trabaho. Hindi mo kailangan bantayin ako maghapon. Pati tuloy ko na i-istorbo ko. Thank you, Diego, ha? I love you so much. Lunch time mamaya nila Mesty and Vincent. Take her, sweetie. Hindi ko alam tumatakbo sa isip ng asawa mo. For sure may mga plano yan. Mag-iingat ka sa kanya. Nagbeso sila ni Diego. At umalis na ito. Kinakabahan siya. Totoo na to. Magkikita na sila ni Lucas. Pagbukas niya ng pinto, wala si Lucas. Pero napansin niyang napakaganda ng kwarto nito ngayon. Kumpara mo noon. Mabango ito at parang naging pambabayang design. Napaka-refreshing ng ambience. So relaxing. Parang hindi lalaking masungit ang nagmamay-ari. Nasa kaya siya? Tanong ng bahagi ng isip niya. Out of nowhere, biglang sumulpot ito mula sa private room. May dala itong bouquet of flowers. Lucas? Standing still, wala halos siyang masabi. She was mesmerized by his presence. Napakagwapo nito sa suot na navy blue na long sleeves. Bagong gumbit din. Parang pinaghandaan ng gusto ang pagkikita nila. Na-conscious siya bigla. How are you, my dear wife? Kanina pa kita hinihintay. It's been a while. Napatras siya ng bahagya ng makitang papalapit ito sa kanya. Sumilay ang malalapad nitong ngiti. Kainis. Umpisa pa lang ang lakas na ng epekto ni Lucas. Bakit? Are you afraid of me, Alexa? I just want to welcome you. Napahawak siya sa sofa. Matutumba siya kapag hindi niya ginawa yun. Nanginginig ang katawan niya at nanlalambot ang tuhod. Ngayong nakarecover na siya sa lahat ng sakit na binigay ni Lucas, parang wala na rin siyang maramdamang galit dito. Bakit ba kasi hindi niya natutunan ang pagiging bitter sa buhay? Kahit kailan mabilis siyang mag-move on, mas madali sana niyang maitatabi si Lucas kung galit na galit siya. Wala siyang mahanap na depensa laban dito. Hanggang sa tuluyan itong lumapit sa kanya. Ibinaba nito ang dalang bulaklak sa sofa na siya namang humaharang sa kanila kanina. Halos magkadikit na sila at naaamoy na niya ang halimuyak ng pabango ng asawa. This familiar scents. Paano niya ito makakalimutan?
Gustong-gusto niyang madikit kay Lucas noon dahil sa pabango na gamit niya ngayon. Ito yung pinaglihian niya. Bigla siyang nagising sa realidad. Hindi na dapat siya magpa-apekto dito. Tama na ang isang pagkakamali. Tapos na lahat ng kahibangan niya. Their annulment is in process. It's enough. Aalis na sana siya at tangkang kakawala mula kay Lucas nang bigla siya nitong hawakan ng mahigpit sa bewang. Let me go. I'm here for a job. Matapang na sabi niya rito. Pero hindi siya makatingin ng diretsyo. Hindi niya matagalan na makipagtitigan sa lalaking minahal niya. Minahal? Is she really over him? Yes, babe, I will. But let me greet you first. At mas mabilis pa kaysa sa iniisip niya, bumaba ang ulo nito sa mukha niya. Too late to realize that Lucas is kissing her. Dama niya ang pagkamis nito sa kanya hanggang sa hindi na niya napigil ng sarili at tumugon na rin sa halik nito. What was that? She responded to his kiss. Inis na inis siya. Pulang-pula si Lucas nang pakawalan siya at halos naniningkit ang mga mata. Lumabas ang mapuputing ngipin. Mukhang nagbunyi ng makaskor sa kanya. Tahimik lang siya, walang reaksyon. Hiyang-hiya siya sa sarili. Welcome to my world. See you later, wifey. At sumisipol pa itong lumabas ng pinto. Naiwan naman siyang tulala. What happened to me? Bakit? Bakit nagpadala ako sa ginawa niya? Naiinis na sad niya sa sarili. Ano kayang plano ni Lucas sa muling pagkikita nila ni Alexa? Abangan sa susunod na kabanata. Please like, share, subscribe for more update. Maraming salamat po.